ang mga theme songs mo. So, for someone who's single, paano ka nakaka-relate sa mismong mga kanta mo? Ready ka na ba? At ready na ba ang parents mo na magkaroon ng family? From Gemma Villanueva. Well, sa akin, in terms of relationships, pwede naman po kung pwede. Pero sa akin, talaga kasi, yung parents ko kasi saktong stricto lang sila pagdating sa bagay na yun. Hindi po sila yung helicopter parenting, kumbaga. Ako sa akin, it's really more about, I guess, knowing your priorities. Yun talaga yung sinasabi nila sa akin, yun talaga yung pinapaalala nila sa akin. And, ako sa akin kasi hindi talaga po ako nagmamadali pagdating sa pag-ibig. Para sa akin, sa pagdating ng panahon, darating naman talaga si Mr. Right eh. Kaya, ayun. Intayin ko na lang siya. Well, ngayon, Mr. Right, tututukan mo na sarili ko. For now, Mr. Right, for you, well, the main relationship you'll have is of course with the one who is your thing, your father. That's right. We are forever Mr. Right and Mrs. Right in our lives. That our parents, very true. Pero, we talk about other Wonder Woman and Mrs. Rights. We have another person as well who we love and adore so much from, Ms. Tess, I'll take it na, from Random Republica. We have Kate Adahar as well. I miss you. Oh, I miss you too. Thank you, Edward. Congratulations, Jada. My first question is, how did you and Francine Diaz become best friends? Right, that's a very good question. Nagsimula talaga yun kasi nung nagkasama kami sa isang flight from San Francisco. I think they came from ASAP Bay Area and I happened to be in the Bay Area kasi dun po talaga ako based sa America. Dun po ako lumaki. And it just so happened, we happened to be on the same flight. So magkatabi kami sa plane and we got to chatting there and then we became super close. So dun talaga nagsimula yung friendship namin. Pero masasabi ko talaga, mas naging sobrang close talaga kami throughout quarantine. I think my friendship with her was one of the best things to come out of quarantine. Talagang I consider it to be like a sister to me now. So dun talaga nagsimula yun. Yes. Thanks. And speaking of friend, kasi Darren Espanto, you had a collab with him last year, no? And a lot of people are shipping you too. Are you open to having a love team? Or do you guys talk about the teasing when it's just the two of you? Ako po sa akin, I think that's a conversation that I'm yet to have with my management in terms of that specific topic. With that. Pero sa akin talaga, kung sino ang mamamataan ng management ko na whoever they deem na tama po talaga para sa akin at tama po talaga sa project na yun, bukas po ako dun and I trust my management, which is Rise Artist Studio and Star Magic. So, ayun po. Thank you. And last question na, kasi we can see how close you are to your parents. So, can you share with us what the transition is like from best friend mode to parent mode? Kasi sobrang close yun. Opo, syempre talagang, opo, I would say na, syempre kasi isa po sa pinaka-importanting aspect din, I think na pagdating sa relationship mo with your parents, like it's communication and that's something that they've instilled in me. And in the same breath, masasabi ko po talaga na hindi po nawawala yung aspeto na ginagabayan nila ako sa bawat decision ko. They make it very clear that there's still the parent-child relationship without it being, I guess, domineering or something like that po. Siguro po, I feel it in the wisdom na pinapasa nila po sa akin na it feels very parental. You know? Diba parental? So, ayun. I would say, dun ko po talaga nararamdaman yun. But at the same time, talagang sobrang malapit po talaga ako sa magulang ko. And syempre kasi nag-iisang anak lang ako. So, we're a very tight-knit family. Thank you. Congratulations. Thanks, Edward. Salamat po. Thank you, Miss Kate. Of course, once again, from Random Republica. Oh my gosh, I missed the... Sorry. Is this... Okay, let's proceed. Our next guest, we have here Mami Jo Bonsol, Josephine Bonsol of JoBonsol.net. Hi, Mami Jo. Hello, Miss Tess. I miss you. Hi, Edward. Congratulations. Hello, thank you po. Hello po. Oh, biruin mo. Ang ganda-ganda. So pretty. Salamat until now, po. From the first time. Kung
congratulations on your new song and getting into Star Magic. Siguro my question is, because you're already turning 18, dama mo na ba na medyo adult ka na o meron ka pang medyo hindi mo pa kaya i-sacrifice na yung mga the things that you can do and you're not allowed to do because you're already, you know, becoming a lady now. Yung mga hindi na pwede kumain ng ganito, hindi na pwede ganyan. Ano yung mga limits na and what you think you are ready to face? Pwede mo na sabihing I'm an adult now. Ano yung mga bagay na yun? Siguro po number one po talaga yung pagiging independent, especially sa ganitong panahon po na syempre, let's say sa trabaho po, you're limited to, you know, going by yourself or isa lang po yung kasama nyo. And madalas po pagdating sa trabaho, hindi ko po talaga sila nakakasama, yung magulang ko po. But at the same time, I think that's, ganun po talaga ako matututo sa buhay. And yan po talaga yung ini-instill nila sa akin, yung pagiging independent na kaya mo yung sarili mo kahit anong mangyari. So, ayun talaga. Yan yung mga, siguro pagdating sa mga hindi pwedeng kainin, syempre kasama yun sa pagiging, meron kang disiplina. So, yun talaga, kahit bago ako mag-18, ini-instill ko na yun sa sarili ko. Minabantayan ko yung mga kinakain ko. Pero syempre, okay lang mag-cheat day ng konti every now and then. It's going to be difficult because you're an only child. Damo ko yun. I'm a mom, but only baby. Ah, I cannot, it's difficult for me to not get in touch almost every day to the point that I think he's going to be bugged. Na-explain naman sa iyo ng parents mo na, you know, they have to be always in constant watch with you. Kasi iba talaga. Pag only Opo. I agree po. Tapos, siguro my question is, what are the things that you're willing to do now compared to before from the first time we saw you, we met? Siguro po, I think that's a very good question po. Masasabi ko talaga kasi nung una po talaga, mas nakatutok po talaga ako sa singing career ko. Pero hindi naman po sa ngayon na medyo magta-try ako ng mga iba't ibang fields ng performance arts. Parang ile-let go ko na yung singing. Siyempre, yun pa rin talaga yung parang main event ko. Pero ako sa ngayon, mas bukas na talaga ako sa mga iba't ibang oportunidad na darating sa akin, and especially with the field of acting, kasi alam ko na ito po yung field of expertise ng Rise Artist Studio and Star Magic, of course. So, mas bukas na po talaga ako dun. I'm very much eager to learn, and I can't wait to gain so much from my experience and journey with them. So excited for you. Congratulations. Salamat po. Meron pa ako isang tanong, pero makapagalitan na ako ng mga guys. I love you. Isang tanong na lang. I love you, Miss Jaina. Okay po. Miss Jaina, siguro my question is, at sino yung, who do you follow now compared to before na hindi mo dati, na-discover mo na bago na who you follow, na singer, na you always constant in your playlist, also. Ah, playlist. Dito po sa Pilipinas? It could be outside the Philippines also. Pwede. Okay, pero dito po sa Pilipinas, alam niyo po, lately talaga, pinapakinggan ko talaga si Zac Tabudlo. I really love his music. Ang galing niya talaga. Yung kanta niyang Iyong Iyo, yun talaga yung favorite song ko at the moment. So, siya po talaga masasabi ko na bago pong OPM artist na na-discover ko. Actually, bago pong mag-hit yung kanta niyang Binibini, napapakinggan ko na po yung mga kanta niya. So, ayun po. Siguro internationally, medyo binabalikan ko yung mga dati kong mga gusto rin sa nung pagkabata ko. Like yung mga Little Mix, mga female empowerment songs. Ayun po. Thank you very much, Miss Tess. Thank you, Edward. Thank you, Miss Jaina. Congratulations. We look forward to more of you and probably more collaborations with other artists. Yay! Congrats po! Salamat po. Thank you po, Miss Jo. Maraming salamat, Mami Jo. Edward, would you like to introduce? Well,
Before that, Miss Tess, actually, sana hindi niyo po ako mapagalitan, ha? Pero I have a question. Super, super curious na ako na kasi yesterday, napanood ko yung music video sa YouTube. And nag-scroll lang ako sa mga questions. And there's just one comment. I feel na I need to read. I have to thank Sir Nicky Wang as well because he sort of set up the segue for me. Yung comment is from Carmela Dupo, which is, nakikita ko si Jada na medyo Catriona Gray. Ang lakas ng dating, pang Miss Universe yung ganda at talino and the talent. Oh my gosh. And we believe in that as well. And I think many people can see that. Pero when I bring back Sir Nicky and your questions, your question was, you're hoping that everything turns out well, world peace, and sort of in that same way. Could you see that, Jada, in the future? Could that be a path for you to go down? Ako talaga, ano, syempre sobrang flattered ako pag yung mga tao nagsasabi na para kung si Catriona or you should join beauty pageants. I take it as a huge compliment. Pero ewan ko lang kasi kung pinagpala ako sa height, sabi ni Lord, hindi ko binibigay ang lahat. Kaya ewan ko lang talaga. But nevertheless, I'm flattered. And I mean, if I was really given the opportunity and kung meant talaga yun para sa akin, you know, I remain open to that. Bukas ako dyan. Pero yun nga lang, yung height requirement. Well, I think regardless of where you go, you'll be flourishing talaga. And thank you. Yeah, again, we still have so many questions. I could go on for hours, but we're limited with time, so we're going to bring it right to another esteemed friend of ours, Sir Jun Rigonan of Rated J, all the way from Singapore. Hi. Hello. Hi, Jade. I'm not sure if you remember me. I actually interviewed you nung nag 1MX kayo. 1MX, yes. Yeah, I remember. We were talking about. Yes, correct. During that rehearsal day, nakausap ko pa yung mama mo, papa mo. Right. Congratulations. And sobrang ang ganda mo pa rin talaga. As in, parang you're one of the prettiest or the most beautiful singers in your generation today. Well, first of all, advance happy birthday. What are you most excited? Ano yung mga plans mo? Ano yung mga pagbabago sa personal life mo now that you're turning 18? In terms of personal, hindi yung sa career mismo, pero in terms of your personal life. Ako sa akin, well, starting with your first question, yung sa plano ko para sa birthday ko. Sa totoo lang po, wala po. I know it's a little weird. Ako kasi talaga, I was never really one for a really big celebration for my 18th birthday. I've always expressed that sa parents ko na hindi po talaga yung pangarap ko ng malaking debut. Although wala namang masama po dun, but I just felt like it wasn't really for me. Ako, mas mahalaga yung mga taong makakasama ko, syempre. Mas mahalaga yun sa akin sa birthday ko. Pero syempre, given the circumstances today, honestly, kahit nga lang magpahinga lang ako dito sa bahay, manood lang ako ng Netflix, kumain ng masarap na pagkain, okay na po sa akin yun. And your other question was mga pagbabago sa buhay ko, sa personal life ko. Ako talaga, siguro, I know like you said na hindi career related, but I would really say my life right now is really mainly focused on my career. So, yun po talaga yung buhay ko ngayon. But in terms of friendships, siguro kasi nung 2020, ang dami ko rin talagang mga natutunan in terms of, you know, the people that I have in my circle and things like that. And I've figured out kung sino po talaga yung mga totoong kaibigan ko. And yung mga, ako naniniwala ako sa saying na kung merong mawawala, meron din darating. Kaya na-discover ko po na within these past few months, ang dami rin mga dumating at nagpapasalamat ako sa kanila. And sila yung mga magagandang pababago sa buhay ko. Wow, good answer. How do you categorize your music? Kasi from the time that I've met you in 2019 until now, talagang sobrang ang dami mo nang in-explore na kinds of genre. But right now, how do you categorize your genre? Tapos, ano yung isang genre na talagang very comfortable ka at saka, and what would be the genre na hindi ka komportableng gawin? Ako sa akin siguro, I would describe my music as pop. Nasa, ano, sa lahat ng spectrum ng pop, kasi pop is such a vast genre. Like there are so many infusions of different types of or different influences, so I think that would be very accurate to categorize myself in. Yung genre talaga siguro na comfortable ako would be pop.
pop and siguro yung singer-songwriter na yung mga personal na kanta. I don't really consider myself to be an acoustic artist, pero I have found that I'm very comfortable in writing the personal music that really comes from me. Pagdating siguro ano sa genre na hindi ako masyadong komportable, siguro talaga yung ano, yung metal, hindi ko talaga yung ganun na klaseng ano genre. I could never really see myself doing that. But other than that, like with rap and R&B, I'm definitely into maybe experimenting with it in the future. So Nice. And I'm very sure that maraming mga infusion din ang gagawin ni Kuya John Manalo sa kanyang mga gagawin. I was just talking to him last night because I had an interview with Janine. I was doing it with Janine and JM kagabi. Well, what's the last question ko na lang to? What's the best compliment and the worst na sinabi sa'yo sa social media? Ako siguro biggest compliment always when people acknowledge the hard work that I've put into my artistry. Yun po talaga kasi sobrang passion ko talaga ang music and pinaghihirapan ko lahat, binibigay ko lahat ng sarili ko pagdating sa mga proyekto ko and all of the music that I release. And when people acknowledge that hard work and they say that, you know, you're sincere and I feel you, you know, that can't make me any happier. So siguro yun po talaga pag kinakompliment ako ng ganun. But of course, any compliment, like, I appreciate it po. Pero pagdating siguro the worst things I've heard, siguro yung mga nagsasabi po talaga na I don't work for my success just because I come from a family in show business po. Kasi I would really consider it, I would beg to differ, hindi po talaga yun yung kaso. I just see myself as someone who came from a different background, pero it doesn't mean na hindi ko pinapaghirapan lahat ng mga ginagawa ko sa lahat ng proyekto ko. I don't take the easier route. And masarap naman talaga ang success pag pinaghirapan mo, di ba? Right, and I really see how big artist you are talaga. Napaka-artistic mo talaga. When I was even talking to your parents backstage, talagang sobrang proud na proud talaga din sila sa'yo noon during that time. Thank you very much. And speaking of compliment, Kate Andahar, thank you very much din sa compliment mo na nakita ko sa message. All right, thank you very much, thank you very much to everyone. Thank you.